Pero yung mga AIDS, may pera ba tayo ng konti? Just hang on. Yan talagang pampatuwid yan sa gutom mo yan at emergency. But next year, kung paabutin tayo, we'll start on a new budget. And if the money that was promised us would come in, I promise you, ako ho'y, aywan ko kung ano ba sabi mo dito sa akin, bulador o totohanan? Totohanan. Kasi every centavo, papunta talaga sa tao. I can assure you dito sa gobyerno, yung trillion na yan kung magdating will be used precisely and entirely for the benefit of the Filipino people. Walang, ang maasahan ko sa inyo, maasahan ninyo, walang korupsyon dito. Malinis talaga ng gobyerno. Kayo maglakad, magano-ano, alam mo ganitong gawin ninyo. Be assertive. Pilipino ka, naglalakad ka dyan sa daan, pupunta ka ng, lalabas ka ng probinsya, tapos lalakbay ka, sasakay ka ng eroplano. Kung anong makita mo, kasi sa gobyerno, hindi naman lahat. Pero meron talaga niyang gago, magtanim ng bala, maghingi, sa pagtaksi, mayroong tip. Tapos sa taxi, Pacquiao, ito, hindi si Pacquiao yung boxer. Sabihin yung ganito, Maynila yan, oh, walang metro yan. Sabihin. Pag ginanon ho kayo, you create an uproar. Magwala ka. Eh, kung polis taniman mo ng balas, sampalin mo. Totoo, ako nag-uutos sa inyo. Pag yan ang nangyari, pumunta ka sa akin at ako ang mag... Pagdating ng airport, aalis yung mga anak ninyo, ipupunta ng abroad, o ikaw mismo, pagdating dito, kunin yung mga perfume na dala maliliit. Pag kinuha, hampasin mo ang kamay. Sabi ni Duterte, putang ina mo. Pag nagkamali ka, papatayin kita. May mukha ka, be assertive. Customs, ganoon, lalo na. BIR, ganun rin. Pag ang BIR, minlagyan ka dyan ng ano, tapos, o sige, sabihin mo, mahal naman yan, sir. O sige, magbayad ka ng 5,000, yung 3,000 or hours, yung 200 bigay namin sa gobyerno. Pagka ganun kayo ng ganun, papayag kayo ng papayag, putang ina, paano tayo aangat dito? Mag-iwan naman kayo ng tapang ng kunti. Eh, total, araw-araw maraming namamatay kung ikaw yun, di pasensya. Pero kailangan matuto, huwag kayong matakot. Ma-checkpoint, wala na ng checkpoint, ayaw ko na yan. Wala na ng checkpoint sa iyo. Hingi na. Walang ginawa yan, kundi maghingi ng maghingi. Hindi ko alam, misa may kapgo, binya. Ito pa, panakikihalo pa yung NPA. NPA ganun, taxis dito, taxis doon. Gago ka ba? Na hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Na matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, huwag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Kaya mo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. Toto, because until and unless ganun ang inyong paradigm, walang mangyari sa buhay nito. Kung ano lang ang tama, yun ang hingiin mo. Huwag mong sobrahan kasi dyan nagkakaletse. Pupunta ka ng LTO, pupunta ka ng lisensya mulat. Pagdating doon, maghintay ka. Kasi may order ako, 3 days. Huwag ka nang pabalik-balik doon. Bigyan ka lang ng, ito, Pavel. Balik ka, balik ka Wednesday, ganitong oras, alas 3. Nandiyan niya ang lisensya mo. Pag wala, sabihin sa iyo kung bakit wala.
Ngayon kung ang rason, hindi mo gusto, ari, puto ka kay Rudito. Ilamay mo silpon, may mo, Rudito, tawagan mo si Mayor. Tawagan niya ako. Karamihan tawag niya, babae, ha? Wala namang... Pero takot mo nito kay Milen. Tawagan mo ako. Marami nga mga basa. Eh, nandiyan si... Si Mayor, si Bebot. Huwag kayong pumayag. Dapat ibahin talaga nyo. Kasi kung hindi nyo ako tulungan, walang mangyari. Tsaka ngayon, sinasabi ko ako sa... Ako na ang nag-uutos sa inyo gawin yan. Ako na mismo ang sabi, be assertive. Sabihin mo lang sa putang ina niya, yun ang tama. Sabi ni Mayor, mag-file kami, bigyan kayo ng listahan, punta ka doon, sir, mag-apply kami ng lisensya. O ito, bigyan ka kaagad. Birth certificate, police clearance, ganun. Pag nakuha mo lahat yan, bigay mo. Teka lang ng araw, lalabas yan. Pag hindi lang lumabas yan ng 10 taon, huwag ka nang tumawag kay Rudito kasi patay na ako niyan. Tawa ka sa akin because lahat sa department, lahat departamento, National Defense, Defense Trade and Commerce, Labor kay Bebot, 3 days. Kung ang papeles proseso, 1 month. Lahat ng gobyerno, pati ang mga permit sa local, fire clearance, lahat yan, 3 days. Yung fire clearance, nagde-delay yan. Kasi ang fire department, naghahanap pa ng fire extinguisher para bilihin mo, para lumusot yung clearance mo. Kunin mo, buksan mo, din sa mukha mo. Sabi ni Duterte. Sabi niya, gawin ko raw. Hanggang hindi kayo magkaroon ng lakas ng loob na kalabanan ang katiwalaan. Oh, wala tayo. Alam mo ho, Bebot Belio, ang kwarto niya kaharap sa kwarto ko sa dormitoryo. Ang karumit niya si Dulay, isa ring Ilocano, Billy. Kabarkada, magkabarkada kasi karumit eh. Ang karumit ko dito sa aking kwarto si Yasay, yung foreign secretary, kung mag-English akala mo si Obama. Narinig na niyo si Yasay magsalita? Ah, parang Amerikano ang buwang. Pilipino. Kaya magkakaroommate-roommate lang kami. Pati yung mga tao na kilala ko, eh, probinsyano ako. Eh, matagal si Bebot sa Davao kasi ang asawa niya, anak ni Mayor Santos. Eh. Makakilala na kami sa dormitoryo. Makakilala pa kami nung sa trabaho. At hanggang ngayon, nagsama kami. Yung anak niya, kasama namin sa partido. Doon sa Davao. Kapag asawa rin ng taga Davao. So, ang Isabela pati Davao, malapit lang. Eh, mayroon namang cellphone ngayon. Bakit hindi inyo magamit-gamit para sa kapakanan ninyo? Ayaw ko talaga ng katiwalaan. Ayaw na ayaw ko yung opresyon. So, ganito, pagka dumating yung aid, at sana na may, I'm sure it's coming our way. Binibilis na niya. There will be a distribution. Ganito kasi yan eh. May bahay ako. Kayong lahat anak ko. Ngayon, ang kita ko sa aking bayan, kasi wala na ba tayong pinagbibili ng mga barko, ilupra, mga bala, mga aircraft carrier. Ang atin tanim lang, simple yung pamumuhay. Ito lang yung pera ko. Magsabi ka tayo, magbili tayo ng sakyan. Sabihin ko si anak, wala man tayong pera, pero mag-utang tayo. Magbili tayo ng truck, pero bayaran natin yan dahan-dahan.
Ganun ang ating bayan. Na tinawag ako ng China, may regalo daw sila sa atin. So pupunta ako doon, magipag-usap. O, Mayor, hirap ang bahay mo. Ganito, ito may loan kami. Ito may ibigay namin grant. Magandang loob na lang. At ako, wag ho kayong ano, ang lolo ko po ay Chinese. In-check talaga. Ang lola ko, Maranao. Sa mother side. Sa father side, Cebuano ako. Kaya pag tinanong ninyo ano ako, sabihin ko Cebuano. Because I trace my lineage from my father. But actually, I have not lived in Cebu. Talagang laking Mindanao ako. So, gano'n. Pakausapin lang, huwag lang tayo mag-gano'n. So, kung mga ganito, nandito kami, tis-tisin lang po ninyo. Basta next year, beginning next year, may mga priority tayo. Education, kailangan natin ang tapos yung droga. Sabihin ko lang sa inyo, dito, walang atrasan to. Walang alibyo ang Pilipinas hanggang yung pinakahuling street poser dito sa Tugigara o sa Isabela namatay. Hindi ito matatapos itong ganitong sitwasyon na patayan hanggang ang pinakahuling drug lord patay. Yan lang iiwan ko sa inyo at mapag-isip-isip na yung iba. Sa katagal kong 6 years, talagang matutupad yung pangako ko. Maraming mamamatay niyan. Pero basta ako sabihin ninyo, kung kayo ang tinamaan niyan, kasi gusto ninyong mamatay. Pinagsasabi ko na eh. Hindi ako papayag na itong bayan na ito lulubog. Because I will deprive the next generation of Ilocanos here and the next generation of Visayans and Moro people will be contaminated and a destroyed generation. Kaya papayag na gano'n. Habang presidente. So, hindi na ako magtatagal. Pupunta po ako kay Amy. Nandito lang yung certification at tawakin ko lang po si ano, provincial government. Si, dito si Piqueno. Yun, 1,000 box of rice. Ito, part of the assistance to mitigate the seeds. Seeds, 24,000 of seeds. 37 million yan. 37 million yung sa seeds. Sa agriculture to lahat. Yung ibang napinsala, kunti-kunti na lang. Pero by next year, I promise you, kayo ang mauna. Kayo ang mauna. Hindi na ba ako magtatagal at marami pa akong lugar na pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. Sir. President Rodrigo Duterte giving a speech before victims of Typhoon Lawin in Isabela this afternoon. He distributed some relief goods also to selected families, just like what happened in...